ako natutuwa sa iyo. Interview lang 'yun, boss. Sabi kaya sabi ko sa iyo, interview din naman tayo. Hindi, kaya nga ako nandito kasi nababad trip ako sa iyo. Hindi maganda 'yung ginawa mo eh. Nabad trip ako dun. Sorry ah, sorry. Interview nga lang 'yun. Bro, huwag mo akong mamurahin ah. Rin. Ano ba ang gusto mo? Ano ba gusto mo? Hindi, patayin mo muna yung camera. Hindi! Ngayon na! Ano ba gusto mo? Hi guys! Welcome to Lucky TV! Welcome to Luis Listens! Kung saan? Ito, napaka-espesyal ng bisita natin ngayon sa ating show. Please welcome PK Pambansang Colocoy. Brother, welcome! Thank you very much. Thank you very much. Bago tayo magsimula sa interview, gusto ko lang mag-thank you kay PK. Ito, seryoso to ha. Dahil matagal na rin tayo nag-uusap. Nag-aantay ng punchline. Walang punchline to. Matagal na kami nag-uusap ni PK. Tapos nagkataon na medyo magulo. May schedule, di ba? Pero ano ba, ngayong araw, tinawagan ako ni PK kaninang umaga. So parang sabi niya, bro, baka pwede natin na kunan na agad yan. Samantalang kahit medyo pagod-pagod sa trabaho, dumiretso ka pa rin dito. So for that, a sincere thank you, brother. Maraming walang problema yun. Kasi nga, sa ganyan sinabi mo kanina, ang tagalan natin nag-uusap. So hindi naman pwedeng... Type na nga kita. Tagalan natin mag-uusap. Tapos, siyempre, gusto ko namang, just a token of my appreciation din na ikaw ang nag-ask sa akin ng interview. So, bago magkagulo-gulo yung aking schedule dito sa Pilipinas, matapos na natin. Oh, that means a lot. Oh. So, anong bago kay PK? Maraming bago. Maraming bago at saka natutuwa ako dahil may bago. Pero ito, sumasaba ka na sa actingan talaga. Balita ako. Oo, abangan na lang nila yon. Hindi ko na babanggitin, basta surprise na lang sa akin. Pero kamusta? Without giving away too much. Kamusta yung experience na dati? Siyempre, ikaw gumagawa na lang ng mga pinatitripan mo. Pero eto ngayon, kumbaga kasama ka na rin sa isang show na talagang tinututukan ng lahat. Grabe. Sobra. Nakaka-overwhelm talaga kahit na medyo mahirap. Oo. Pero pagdating mo talaga doon sa spot na yon, wow, ganito pala. Hindi mo naramdaman na pagdating mo, parang, mas gwapo pa ako sa mga to. Kasi ganun ako sa mga, see? To be honest, see? Kasi nga, iba kasi yung itsura natin sa TV kuminsan. Oo. Kagaya mo, ibang-iba yung itsura mo sa TV. Hindi ko alam kung mababastos ang pagkatao ko dyan. Ang tangkad mo pala. Hey! Sa akin. Hindi ko ina-expect na talagang matangkad pala si Luis Manzano. Wala ka man lang sinabi tungkol sa kagwapuhan. Yung tangkad ang pinuri mo, pero yung kagwapuhan wala. Ayun ba yung wala. Parang mo sinabing matangkad ka, pero pangit ka. Parang pinaganda mo lang. Hindi ko sinabi. Gwapo, siyempre. Bilma, Edu, combination. Kaso may nakita ako eh. Kung yun ang sinasabi ko. Ano na naman nakita mo? Hindi ba nakasingit si Michael Jackson dyan? Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Okay, ikaw na mag-interview sa akin. alam niyo naman, nananawagan po ako. Pinost ko po yun sa aking social media. Nakakita ako ng isang larawan ng aking ina at saka ni Michael Jackson. Mami, I deserve an explanation kung kailangan umabot sa Tulfo, kung kailangan umabot sa kapuso mo, Jessica Soho, o kay Gus Abelgas ng Soho. Malalaman po natin ang totoo. Kita niya? Pwede. Kita niya yung bagsak na yan. Brother, sabi mo, ang daming bago. In fact, may bago kang blessing din sa buhay mo. So, anong pakiramdam nun? Nakikita ko yung pictures ng social media eh. Ang sarap eh. Unang-una sa lahat, syempre, yung bago kong baby ngayon. My one and only girl na si Baby Juju. Kasi ikaw, I think you're first. Yes, diba? Yes. And ako naman, first na baby girl ko. Kaya sobrang ibang-iba talaga kapag babae yung anak mo. Yun nga, ano yung na-feel mong difference or pagiging outlook mo bilang daddy na binibini ang iyong chikiti? Yung bang parang kahit baby pa lang siya, hinahanda mo na yung paglaki niya, na kung po pwede, na kung may maliligaw sa kanya, dapat dumaan muna sa'yo. Oo. Yung bang parang hindi mo papadapuan ng kahit na... Wala. Langaw o lamok. Maduming hangin nga lang, malabo na dumako sa anak natin. Yun ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng anak na lalaki sa babae.
Kasi sa mga lalaki kasi talagang kailangan machismo. Oh, pero pagdating na sa babae mo, kailangan anak kong babae. Pre, wala na ako diyan. Pre. Pre. Bayan. Oh, pre, wala na ako diyan. Bahala. Linawin ko lang pagdating sa babae kong anak. Okay, okay. Ayan. Kasi ini-imagine ko na yung anak kong babae kapag sasabihin lang sa akin, "Dad, oh sige, anong gusto mo?" Yung bang parang ganoon. Oo. Oh, oh, oh. Oh, 'di ba sinasabi nga nila, yung first some household, ang nangyayari is yung mom mas nagiging strict, yung daddy ang mas bumibigay sa kanyang anak na babae. Pero eto, paano ba nga nagsimula yung brand na PK? Anong pakiramdam nung nagsisimula ako gumagawa ng skit na trip-trip? Tapos hanggang sa grabe na yung following mo at inaabangan yung mga pinopost mo. Siguro ang masasabi ko lang dyan sa narating ko now, compare nung nag-uumpisa ako, ay siguro parang magandang disgrasya. Okay. Kasi talagang walang plano eh. Hindi ko naman plinano na maging ganito ako ngayon. Talagang puro katuwaan lang. Oo. Lalong-lalo na sa social media noon, wala pa silang mga, alam mo na, mga ads-ads na ganyan. Uh-oh. Hindi ka gaya. Kumbaga, trip-trip lang trip-trip talaga. Trip-trip lang talaga. Uh-oh. Yung katuwaan lang talaga namin ng magtotropa din sa US. Tapos, ayan, napunta yung anak kong bunso na lalaki, si CJ. Uh-oh. Hanggang sa ano, lahat ng mga ginawa namin talagang for fun lang talaga. Na hindi ko in-expect na magbo-boom pumatok ganito. Alam niyo, sabi mo nga na nagsimula sa trip-trip lang hanggang sa, di ba, naka-provide ka rin ng isang magandang buhay para sa mga mahal sa naman. Buhay. Oo naman. Di ba? Pero mahirap ba maging pambansang Coloque? Kasi syempre, yan ang iniisip na ibang mga tao pag komedyante. Iniisip na ibang tao pag palagi pinopost mo masaya. Okay. Kumbaga, ay, walang problema to. Happy-happy lang to. Uh-huh. Pero bilang pambansang Coloque, mahirap ba? Mahirap. Mahirap. Kasi kung minsan, dumarating din yung time na mayroong isang sitwasyon na parang maiisip mo na lang na sana hindi na lang ako naging si PK. Meron mga time. Pero siguro nga, ginawa ako ng Diyos na ganito. So, magpapasalamat pa rin ako, syempre. Sa lahat ng, sabi mo nga, sa lahat ng napagdaanan ni PK, and there will always be moments, di ba? Siguro nangyari sa ito dati, pwedeng nag-post ka ng isang bagay na malungkot. Na kumbaga, totoo, sinararamdaman mo, pero natatawa pa rin sa iyo ng tao. O, yung bang napakaseryoso ng sinabi mo, yung bang kulang na lang nasabi mo, na disgrasya po si pambansang Coloque, pero tatawa pa rin sila. Hindi ka patay! Hindi ka nila siniseryoso. Yung mga parang gano'n. Kaya, umiiwas na lang ako sa mga gano'ng klaseng, alam mo na, post na drama-drama. Bigay mo na kung gusto nila. Kung sa tingin nyo is pang-comedy lang ako, edi comedy na lang ibibigay ko sa inyo. Kahit na ngayon may sakit. Sige, magpo-post pa rin ako ng nakakatawa. May blessing in itself maging si pambansang Coloque. Tapos at the same time, sabi mo, may mga challenges din. Ano yung pinaka-importanteng natutunan mo bilang si pambansang Coloque, the character and the person behind the character? Siguro ang natutunan ko sa pagiging pambansang Coloque muna is paano makisama sa mga taong hindi mo kilala. Napaka-importante pala nun. Lalong-lalo na kung gusto mong magtagal sa isang ginagawa mo, number one talaga yung matutunan mo yung pakikisama. Kahit na pagod ka na, kahit na hindi mo na kaya, smile ka pa rin palagi. Siguro para sa akin din naman, ang naiisip ko lang base sa kwento mo, is parang walang rason para maging bastos. I mean, pwede lang siyempre kung kunwari medyo ikaw na talaga yung binabastos. Below the belt siguro, na. Pwede mong suklian ng kabastusan. Pero in general, day-to-day, parang walang rason maging bastos no, sa ibang tao. Wala, wala. Sabi mo nga, bilang PK, nabigyan ka ng magandang mga blessings sa buhay, di ba? As of now, ano yung biggest achievement mo? Hindi lang nakilala si pambansang Coloque as a vlogger. Unti-unti na rin nakikilala unti-unti sa iba pang platforms. Yeah. Yun siguro. Ano yung hindi alam ng mga tao tungkol sa iyo? Example lang ako, gusto ko lang i-share. Kahit gaano ako kadaldal, kahit gaano ako kakulit, minsan pag sa bahay lang ako, tahimik lang ako. Na alam na ni Jesse yun na, for example, may mga days na talaga namang hindi na siya mag-e-effort na kausapin ako. Ano yung ganun sa'yo? Ang hindi nila alam sa akin, lalong-lalo na kapag may nakikita akong mga nakakilala sa akin. Uh-huh. So, they expect me. Kung ano nakikita nila sa camera, expect nila na ganun talaga ako. Uh-huh. Kaya parang naninimago sila. Grabe ka naman, mukha ka namang suplado. Hindi naman ako suplado. Talagang tahimik lang talaga ako. Ganun din. Ganun din. Itapat mo sa akin yung camera kung gusto mo ako maging sige. Oo. Yung parang ganun. At bayaran mo ako. Ganun kasi. Pag binabatuhan ka ng hindi maganda dati sa social media, and I'm sure kahit pa paano nangyayari yun up to now, how do you take it? Nung una, pumapatol ako.
Okay. Pumapatol ako. Pero habang tumagal-tagal, may nag-advise sa akin na mas mabuti siguro na pagka-post mo ng video mo, huwag ka na magbasa ng comments. Which is, I'm still doing that until now. Na hindi nagbabasa? Hindi nagbabasa. I mean, may... Medyo sumisilip-silip ako, pero hindi ako yung talagang babasahin ko lahat. Siguro mga dalawa, tatlo. Wow. Then up to that, okay. May makikita na akong hindi maganda, okay, stop na. Ito si PK, nakikita ko, he's a very intense individual. Yun yung nakikita ko sa'yo. O paano ka ba pagka nagmamahal ka ng tao? Kasi honestly, based sa pagkakakilala ko ng KPK, sa mga napapanood ko dati, maniwala kayo, trip-trip lang lahat ng yan. Pero the way I see you, the way you talk, you're very intense and very passionate in anything you put your heart into. Ikaw ba, papaano ka magmahal? Oh, grabe, umabot nga ng 20-something years eh. So, ganun ako magmahal. Hindi ka agad ako nagsasawa sa isang bagay or tao. Kapag binuhos ko talaga yung pagmamahal ko, talagang matagal bago mawala. Ano para sa iyo ang best definition mo, if you will, ng contentment or happiness? Kasi nakikita ko yung smile mo kanina pagpasok ko eh. And I can sense na napaka-happy mo ngayon, bro. Siguro yung mga nararamdaman ko ngayon na hindi ko nararamdaman noon. At saka yung mga nagagawa ko na ngayon na hindi ko nagagawa noon. Yun ang nagpapakontento sa akin ngayon. And there's one thing, bro, na kumbaga may isang interview na ginawa ka kay Mama Oj. Oh. May ginawa ka. Kumbaga yung isang katanungan doon ni Mama Oj was, you know, did you cheat? Yun na nga, di ba? May ibang tao na siguro hindi na-appreciate ang... Alam mo, until now, they still call me, yun nga, ganun, did you cheat? Pero siguro kung i-review natin yung interview niya sa'yo, si Miss Grace, it came from her own mouth na we were no longer together. Divorce was already in process. But she wasn't expecting na makakahanap ako ng iba. Ngayon, Luis Manzano, tatanungin kita, you have to be honest. Okay. Ha? Wait lang. Jesse, kung ano man ang isasagot ko dito, mahal kita. mahal ko si hindi, Pina. Hindi tungkol sa iyan. Okay. Gusto lang kita maging honest. Yes. Ang sinabi niya, hindi niya in-expect na makakahanap pa ako. Okay. Na magkakaroon ako ng someone else. Yeah, of course. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sa pagmumukha kong to, sa tingin mo, hindi ako makakahanap. Alam mo, nagugulat nga ako. Yung base sa mukha mo, ha, hindi ako nagugulat kung may pila sa baba ngayon. Ha? Kung nagkakagulo ang lahat para makuha ang ngiti at ang pagmamahal ni PK. Yun ang gusto kong sabihin. Diba? Kahit naman medyo may edad na ako, I'm sure meron naman dyan. Iba to, it's may... Then, syempre kasi minsan na mas madali and unfortunately, mas masaya manghusga sa social media. Kasi hindi kasi naman, walang preno eh. Walang preno. Walang identity. And at the same time, mas papanig tayo sa kwentong mas gusto natin pakinggan. Kahit nandiyan ang parehong kwento, ayoko pakinggan to. Hindi. At isa pa, kung ano na kasi yung sinabi nila, gusto para hindi sila masabihan, sinabi ko sa'yo. Gusto nila panindigan na nila yung sinabi nila. Ayaw na nilang baguhin yun. So once they call you a cheater, cheater ka na lang. Kasi nasabi ko na yun, hindi siyempre ako mapapay, ay, shit, hindi pala siya cheater, di ba? Di parang sila yung parang nagmukhang tanga. So, parang hindi sila masabihan tanga, talagang ididikdiking ka nila, cheater yan, cheater yan, cheater yan. Eto, may mga bagong blessings. Ano pa ba ang gustong ma-achieve ni PK? Siguro ngayon, ang gusto ko lang ma-achieve is new family, my baby, at saka siyempre yung mga anak ko na gusto ko maging balance lahat. Yung mga, yes. Mga anak ko, yes. Mahal na mahal nila yung kapatid nilang babae. Wow. They love her so wow. much. So, ang gusto kong i-achieve is habang lumalaki sila, magkaroon sila ng magandang pagsasama. Yun ang goal ko. At saka syempre, may present wife naman. Syempre gusto ko talagang kung ano yung mga pinapakita niya sa akin na hindi ko nakita noon, yung ano mga pinaparamdam niya sa akin na hindi ko naramdaman noon. Gusto ko sana magpatuloy pa. Ako since naniniwala na ako, siguro ngayon colorful ang buhay mo, colorful din ang buhay ng dati mong partner. Oo. Pero 'di ba, hoping and praying na mangyari na everything falls into place for your family. Oo. Isang bibigyan ko lang example dyan, na isang taong hinahangaan ko, ang nagawa yan ni Kuya Ogie Alcasid. Mm-hmm. Si Kuya Ogie Alcasid na as we all know, syempre ang partner niya si Ms. Regine Velasquez. Yes. Alcasid. Pero kumbaga, hindi nawala ang friendship nila ng partner niya dati, na si Michelle Van Imren. Mm-hmm. And the partner. Mm-hmm. Katunayan, parang nag-outing pa sila si Kuya Ogie, si Ms. Reg. Would be with their family. So in due time,
Pero siguro ang pinaka-importante talaga is, di ba, the kids. Oo, yung mga bata talaga. Yun talaga yung pinaka-importante. And I will pray for the success of the family, the contentment, and the peace and love of the family. And brother, I appreciate you for being thank here. Thank you. Maraming salamat. Kasi pwede mo nung ipahinga lang tong araw na to eh. Pero gumawa ka pa rin ng paraan. Oo naman. Thank you, brother. Maraming salamat sa guest, sa Luis. Thank you very much sa inyong lahat. God bless you. Thank you for watching. Bye, guys. Ano ba gusto mo? Ano ba gusto mo? Hindi, patayin mo muna yung camera. Hindi, ngayon na. Ano ba gusto mo? Eh, ano ba gusto mo? Gusto ko sa mga ngayon. Ngayon, friend.